Idinagdag na rin ang pagkamatay ng high-profile inmate na si JB Sebastian sa mga iniimbestigahan ng mga otoridad. Sabi ni Bucor OIC Gregorio Katapang, hindi raw siya pumanaw sa bilibid, taliwas sa unang sinabi ng nagdaang administrasyon ng Bucor. Nakatutok si Salima Refran. Myocardial infarction o atake sa puso dahil sa COVID-19 ang nakalagay na cause of death sa death certificate ng high-profile inmate na si JB Sebastian sa Bilibid. Pero bago siya namatay, sabi dati ng isang testigo sa NBI, maayos daw ang lagay ni Sebastian nang kuhanan siya ng blood pressure at painumin ng gamot umaga noong July 18, 2020. Pero pagkalipas ng isa't kalahating oras, nakita na lang daw na nasa sahig at wala nang malay si Sebastian na kalaunay dineklarang wala nang buhay. Sa parehong araw, krinimate din ang bangkay ni Sebastian sa Panteon de Dasmariñas sa Cavite. Ayon sa Bureau of Corrections noon, binawian ng buhay si Sebastian sa Site Harry, ang COVID isolation facility ng Bilibid. Pero may ibang nalaman ngayon si Bucor OIC General Gregorio Katapang. Hindi naman pala na namatay doon sa Site Harry. Doon po siya namatay sa may eskwelahan. Hindi po siya sa ospital namatay. Katabi po ng ospital, yung eskwelahan. Bakit po doon? Bakit doon siya? Bakit doon siya namatay? General? Doon po siya nadala eh. Dinala. Kaya nga po pinaimbestigahan din namin kung bakit hindi siya namatay doon sa ospital. Mm-hmm. Dinala siya sa eskwela dahil... baka ibang ano sa kanya, ibang kwento yung pagkamatay niya. So yun po ang iniimbestigahan namin ngayon. Bukod kay Sebastian, iniimbestigahan din ngayon ng NBI ang pagkamatay ng walong iba pang high-profile inmate. Kasunod ito ng paglutang ni Rodel Chaga, ang inmate na eksklusibong isiniwalat sa GMA Integrated News na nakita niyang may mga high-profile na inmate na pinatay sa Bilibid. Sino ba yung attending doctor dyan? Sino nag-autopsy? Sino nagsabi na talaga namatay ng COVID? And then yung after naman na dinala sa ospital, na desisyon na na dahil pag COVID, i-cremate. Yes. Sino naman yung doktor na nag-authorize na i-cremate? At tama ba yung findings na COVID? Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hinihintay na ang report mula sa NBI. Tayo, we just want evidence to be there if there will be allegations. Yun lang naman yun eh, di ba? Witness testimony can be credible. We have to test it. Pero we have to find out what really happened. Kung meron talagang kailangan pag-aaralan natin. We are not turning our back to the facts that may be there before us. Wala tayong tinatalikuran. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.